taon-taon merong kang letter of authority. Gusto kong ipaliwanag sa inyo, lalo ka na, nakikinig ka ngayon sa akin, peace is accessible. Katabi mo lang yung peace eh. Tinitingnan ka lang ng peace. O, ibig ko sabihin yung peace of mind mo. Nasa loob yan, walang taong makakapasok niyan. Kahit ako hindi kita kayang pasukin, yung utak mo. So, accessible yan anytime, anywhere. Ikaw yan eh. Yung peace of mind is ikaw, taxpayer. Kinakausap kita. Lalo na yung mga presidente, corporate secretary, treasurer, ang peace of mind nyo manggagaling sa inyo. Walang pwedeng walang Pilipino o foreigner man siya, government man siya, na makatutulong sa inyo. So, sa araw na to, do it yourself. Gawin mo na. Gawin mo na. Tutulungan kita sa pag-handle mo ng inyong letter of authority. Katulad na ipangako ko, kasi ito ay part 2 na. Sabi ko, pag dumating yung BIR official, ano ang gagawin mo? Diba? May daladalang letter of authority. Ganun naman lagi eh. May dalang letter of authority. Pagkatapos, pinare-receive sa sekretary mo, sa'yo. Dapat may procedure. Paano ba mag-receive? Sino magre-receive? Kailan i-receive? So, ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo yung naipangako ko na alam mo yung letter of authority, wala naman tao na natutuwa. Walang tao na natutuwa sa buong Pilipinas. Experience ko na yan for the past 35 years. Pag naka-receive yung tao ng letter of authority, kung makikita nyo, na-explain ko na to dun sa first video ko, yan, nag-i-start na kagad yung stress. So, dalawang bagay ang naibibigay ng letter of authority. Okay? Yung una is criminal liability. I-explain ko yan. Meron pa tayong third part nitong pinag-uusapan natin tungkol sa criminal liability. At meron din tayong kasama sa third part, ano ba, bakit ba? Yun yung tanong eh. Bakit ba minamadali ng mga revenue officer na makarating dito sa SDT? Okay, para sa mga hindi pa ho nakakakita ng subpoena Duces Tecum, papakitaan ko kayo sa araw na to ng subpoena. Ito po ang itsura ng subpoena Duces Tecum. Talagang minamadali ng mga taxpayer, ng mga biro. Yan. Tawag ko sa kanila kasi ay biro. Yan hong ibig sabihin niya. Biro, BIR, Bureau of Internal Revenue, o is officer. Pag dumating dito, ayan ba mangyayari? Ayan, ano ba hinihingi? Oh, halos parehas lang naman doon sa hinihingi sa kasama ng letter of authority, which is andi dito sa loob ng letter of authority. Explain ko sa inyo, lalo na pag kayo po ay naging franchise ko. Oh, nabanggit ko yung franchise bago ko sagutin. Bakit hindi dapat pinaaalis yung isang revenue o yung biro pag nagserve sila ng letter of authority? Limbawa, sinerve kayo ng letter of authority ngayong araw na to. Dumating, alas 8 ng umaga, dumating, daladala yung letter of authority. Ito na yung letter of authority, sabi sa yung ganun. Ang ginagawa ng mga taxpayer, common ito, common practice to ng mga taxpayer na maling-mali. I-re-receive. Kukunin yung original. Yung original, wala, hindi i-re-receive. Dapat i-receive nyo rin. SOP yan. Pag ni-receive nyo, ang suggestion ko nga sana, yung original, pag may hawak nyo yung original, may duplicate yan. Oh, nakikita nyo, may duplicate. Gawa kayo ng ano, ng carbon, no? Carbon paper. Lagay nyo sa gitna. Tapos, ang pirmahan ninyo yung original. Yun, ganun ho, kung tatlong kopya ho yung letter of authority, edi dalawang carbon paper ho yung ilalagay nyo. Ganun ho, huwag nyong pirmahan directly yung duplicate. Huwag nyong pirmahan directly yung triplicate. Ang pirmahan yung original copy, at yung original copy ang maiiwan sa inyo. Now,
bakit hindi sila dapat umalis. Okay. So, bago ko i-discuss yan, gusto ko munang ipakita sa inyo na ang solution ho sa lahat ng problem ng mga taxpayer sa buong Pilipinas ay magkakuha ho ng tax mentor. Ako ho'y nagpipresenta. Yes, sir! Nakataas na kamay ko. Nagpipresenta ho ako bilang tax mentor nyo. Because ayokong maranasan ho ninyo yung dalawang purpose ng BIR. Pag dinala ho kayo dito, ang purpose nila ay ma-issuehan kayo ng assessment na tinatawag na BEO o Best Evidence Obtainable Rule. Ibig sabihin ng Best Obtainable Rule, malaking malaki ang deficiency tax mo. At ang Best Evidence Obtainable Rule ay mali, factually, mali, factually, mali, factually. Legally, pwedeng tingnan tama. Kasi may kasalanan kayo. Nagiging tama yung mali dahil ayaw ninyong sumagot. Estoppel doctrine lagi ang ginagamit ng BIR. Second is, kaya gusto nilang mapunta ito dito kasi gusto nila kasuhan ka ng kriminal. Okay. So, dalawa ngayon yung negosyo ng BIR sa inyo. Malaking assessment ng tax, maglalagay kayo. May criminal liability kayo, maglalagay kayo. Hindi ko sinasabi na ito ay nangyayari, pero marami hong balibalita eh magkakakampi yung judge, yung prosecutor, DOJ prosecutor, tsaka yung BIR. Eh ano, panalo mo ron, di ba? So the best is, deny mo silang lahat na makotongang ka. So ito ho yung paraan. Ito ang paraan at wala na hong iba. Okay. Now, ang pinopromote ko ho is prevention. Prevention. Kasi mas maganda ang prevention kaysa cure. Ang pagkakaiba ho ng prevention, wala ka pang sakit, iniisip mo na kano mangyayari sa future para maiwasan yung sakit. Kasi mas magastos yung sakit. Ang sakit, dalawa epekto. Sakit sa bulsa, financially, at sakit sa katawan. So, ang sakit sa katawan, tatlong klase. PEM, tandaan nyo yung word na PEM. Okay. PEM. Physical, emotional, at mental. Okay. Mapapansin mo, yung mga nakakatanggap ng letter of authority, nagkakaroon ng eye bag. Luminipis ang muka, nai-stress, namumula mata, hindi makatulog sa gabi. Ayokong mangyari sa inyo yon, may solusyon. Ito na yung solusyon. Kung taon-taon nakaka-receive kayo ng letter of authority, ito na po yung solusyon. Do it yourself. Dalawa ho yung mangyayari. Makakatipid ho kayo sa professional fee ni Emelino T. Maestro, ang yung tax specialista. Okay? Eh, masisingil ko kayo ng malaki kung malaki problem ninyo. Eh, kung magka-partner tayo, wala kayong problem kasi may mentor ko kayo from LoA to SDT. So ito yung benefits kung kayo ho ay magiging partner ko. Okay, matatanggap ho ninyo itong ating audit protection services manual for franchise. So para ho matutunan ho ninyo, tuturo ko sa inyo ano ba ang mga dapat i-prevent. Okay? At ano naman yung cure na ginagawa natin para sa may sakit. Dahil dito, babayaran kayo ng mga suppliers nyo, babayaran kayo ng inyong mga customers na may problema rin sa letter of authority o subpoena Duces Tecum. So, kikita pa kayo. Yung problem nyo, na-convert nyo into opportunity. Ang ganda ho niyan. So, ang pag-uusapan ho natin is, anong gagawin natin? Okay. Pag dumating ho yung BIR official, ito ho yung batas tungkol ho sa pagre-receive at ano ang susunod mong gagawin pag naka-receive ka, actual receive ng letter of authority. Nasa bookkeeping regulation ho yan at matagal na ho yan, 1947 pa. Ito pong bookkeeping regulation, sa kaalaman ho ninyo, ay magpe-prevail, sabi ho ng ating Supreme Court,
versus sa ginagamit ng mga CPA. GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, PFRS, Philippine Financial Reporting Standard. Ayon ho sa batas na ito, kapag dumating daw upon demand, yan ho yung LOA. Upon demand, ibig sabihin, pagka nandiyan na yung BIR, dine-demand ka na. Yun yung letter of authority, demand. So, anong gagawin mo? Yun yung sabi. Ang utos sa'yo, the same must be immediately produced and submitted for inspection. Ipuproduce, isasubmit. So, dalawa ho yung gagawin nyo. Produce, submit. E ano ho yung isasubmit nyo? Sabi rito, all, lahat eh. Books, register, records, voucher, and other supporting papers. Eh, simple lang nun. Yun lang naman ang hinihingi. Eh, sir, maraki problem ko. Walang laman libro ko. Wala akong libro. Hindi register ang libro ko. Yung libro is interpretation. Kaya nga, ito nga, sa susunod na project ko, gagawa na ngayon ako ng manual for taxpayers. Tuturuan ko kayo anong dapat dokumento ang inyong i-produce. Hindi lahat ng dokumento pinuproduce. Paano mag-interpret ng dokumento into accounting entry? Tulungan mo ako. Mag-donate ka sa akin ng mga dokumento mo. I-scan mo, tapos bibigay ko sa inyo. Ito yung aking ano eh, ito yung aking sandali lang natanggal yung aking Mac stop mirroring. Ito yung aking Facebook account. Gagawa ako diyan ng teka muna. Invite ko na rin kayo. So ini-invite ko kayo dito sa kung gusto niyo umattend ng Behind the Notice of Discrepancy. Libre lang naman po ito. Umatin ho kayo. At hanggang January 15 lang ho yung mga bibigyan ko ng link sa lecture na yan. Okay, habang naayos ko itong aking napindot na lecture ko sa inyo. Ayan. So, ayan, nagawa ko na. Meron ho akong gagawing dito, gagawa ako ng gagawa ako ho ako ng chat group, dyan nyo ho ilagay yung inyong hanapin nyo si Lovely Garcia para madali. Ayan, so balik ho ako dito. So i-demand ho nila yan, dinidemand na nila pag meron ho silang daladalang letter of authority. Okay lang ho yun, trabaho nila yun eh. So, dahil nagkaroon sila ng trabaho, magkakaroon din tayo ng obligation na mag-produce at mag-submit. Ngayon, ang susunod natin pag-usapan, ano yung ipuproduce, ano yung isasubmit. Kaya nga, gumawa ako ng libro, ano yung librong ginawa ko? Again, ito pong audit. Okay? Audit Protection Services na pwede ho kayong kumita bilang mga franchisee ko. So, mag-apply na ho kayo. Mapapansin nyo ho dyan yung numbers ko at saka yung mga email addresses ko. Next is, ano ba ang magiging benefits mo kapag ikaw ay nag-apply? Oh, definitely ito po. Ito ho yung libro kong isa, Building Competence, para naman din ho to sa mga franchisee ko na tungkol ho sa mga assessment ng BIR. Benefits mo, unlimited video training. Wow! Unlimited, ah. Number two, unlimited mentoring. Oh, meron kang unlimited mentoring at meron kang manual for franchisee. O di, ikaw na mismo gagawa ng mga letter na kailangan mong isagmit sa BIR. Tandaan ninyo, yung hindi marunong gumawa ng letter, laging talo dahil sa Estoppel Doctrine. Ang letter lang na pangsagot ninyo sa letter of authority, checklist of requirements, sa subpoena Duces Tecum, ang mag-aalis sa inyo sa Estoppel Doctrine or Estoppel Game ng BIR. So ngayon, alam nyo na, huwag paalisin ang mga BIR official pag nag-submit ng LOA kasi yaan, ine-estoppel din natin. Sabi kasi ng Supreme Court, kung ang delay ay galing sa taxpayer, hindi niya pwedeng sabihin na may kasalanan ang BIR. E di ang gawin natin, baliktarin natin, o BIR,
ready na kami ngayong araw na to, sasabihin yan, eto, sure ako dyan. Hindi pa kami ready. O, di niya yun, meron kang ebidensya na hindi sila ready. So, nandoon sa libro natin, paano mahuhuli yung BIR na hindi na sila ready. So, huwag mo kalimutan, mag-franchise na. Napakamura ng franchise natin. Andiyan dyan ho yung number ko at saka email ko. Please, contact me immediately kasi limited lang ho yung ating i-entertainin. So, with that, intayin ho ninyo mga magiging franchisee ko. Paano natin sasagutin itong napaka delikadong subpoena Duces Tecum? Okay? Ano delikado dito? Itong completely at itong original. Paano natin yan masi-circumvent in favor of the taxpayer? O mga franchisee, game na ba kayo? Handa na ba kayo na makuha ang inyong peace of mind? Reclaim your peace of mind, mga ka-taxpayer ko. Peace is accessible. Nobody can get it for you. Make you happy. This is Tax Specialista. See you in my next video. See you later.